nag-wholesale din ng kopra. Bali, sila sa bukid, sa amin nila binabagsak yung kopra nila, kami ang bumibili, kami ang nagre-retail sa syudad. Pero kami ang nagpapautang sa kanila para matanim nila yung ano. Pero ibabalik din nila yung utang, walang tubo. Kaso lang, ang usapan namin, kung ang bintahan ay 16 pesos, pag kami ang bibili, 14 pesos lang. Anong hukom nun? Baga, sir, ang utang ng similya sa'yo. Hmm. Walang tubo sa utang. Walang tubo sa utang, pero... Muslim naman lahat eh. Pero ang pina... Pag ikong bumili, mababa yung ano. Mas mababa yung ano mo. Presyo. Sino? Sabi? Ha? Haram. Haram, bakit? Kasi parang ano eh, yung pang nagigamit din siya eh. Sa anong ano? Dun sa ano, sa... Dun sa kupras. Pag-discount? Ano ba yun? Kasi kung hindi siya nagpautang, walang discount yun. Nagpautang, kaya siya may discount kasi nagpautang siya. Nahihiya yung may-ari na hindi mag-discount kasi sa kanila siya nangutang eh. Para na ba rin yung ano, the number is tight. Papautangin kita ng 200, pero masayahan mo muna. Yun. Yun ang sagot doon. Haram pa rin siya. Pero, anong may paglilingkod natin, kapatid? Paano kung yung ano, yung... Kung magkano yung bintahan sa balik sa walang problema doon. Walang problema doon. Pero yan si Dr. Same, yung customer niya. Maliban lang kapag ka, alimbawa, nagsabi ka na sa kanya na ano, ang pagbili ko sa inyo, ano lang, kung ano yung bintahan, 16 pesos, 16 lang. Tapos sila, dahil sila ay gusto magpasalamat sa iyo, hindi, 14 lang para sa iyo. Ano hukom noon? Kung gano'n ang sitwasyon, pwede yun. Okay na yan kasi hindi na ikaw ang nag-ano, sila na mismo bilang pasalamat nila sa ginawa mong pagpautang. Natanong sa akin yun, yun ang business nila. Yun ang business nila. So walang problema doon. Pero doon sa ano, doon sa ikaw mismo nagsabi na kapag ako ang bibili sa inyo, ako, bawasan nyo ng 2 piso bawat kilo. Haram yun. Yung 2 piso, yun yung tubo doon. Yun yung riba, yung 2 piso. Kahit count, kahit benching ko sintabos, kahit 10 centimo pa yan. Oo, sa riba. So yan, ano pa yan si Dr. Sami, medyo bata pa. Kasi niya, judge, kasi niya ang tatay pa niya. Para rin yung dito rin na kaya sila dito yung nagkasasaan. May tatlong halat na rin yung yung mga babasahin din mga slides sa Tagalog. Sir, sabihin mo rin check mo yung tanong sa live. Ah? May tanong sa ano? Walang problema. Sige lang, okay lang. So kung ano bang maipaglilingkod ko? Ganito kami ngayon. Tapos po yan sa aming programa. Minsan, merong sitwasyon na alam mo ang rulings na haram pala yun. Ngayon, nalaman mo na yun pala ay haram. Ano yung gagawin mo? Kasi once na iputol mo yun, malaki yung nawala sa'yo. Malaki yung nawala. Halimbawa, limang taon yung usapan, nakadalawang taon, nakatatlong taon ka na, napakalaki na lang nabayad mo. Naumpisahan mo na. Ituloy mo na lang yun. Ituloy mo na lang. At sikapin mo na mababayaran mo lahat. Ituloy mo na lang siya. Pero yung plano pa lang, iwasan. Yung plano pa lang, iwasan mo na yun. Ituloy mo lang siya sa intensyon na bilhin mo yun, yung bahay na yun, at sikapin mo mabayaran siya. Dahil kung i-atras mo, napakalaking perang nawala sa'yo. Ang laki. Kung 5,000 ang dagdag sa bawat buwan, tatlong taon ka na, 5,000, ilan yun? 12 times 3, 36 times 5,000, ilan? Nasa mga 90,000 plus. Almost 100 kada taon. Mm-mm. Oo, ganun. Hindi, 100 plus na. Kasi 5,000 times 36. Kasi kung 5 times 3 lang, 150 na eh. So, nasa mga 100,000 plus na. Ustad, paano pag-ano? Halimbawa sa pag-ibig kasi usually 30 years to pay. Oo. Kaya nakabayan ka pala ng 7 years. Oo. Totally mo ko ba yan?
kapag sa tingin mo ay kaya mo, sa tingin mo ay okay naman, stable naman yun. Pero kapag ganun yung sitwasyon, huwag mo na lang ituloy. I-sacrifice mo na lang yung ano. O, kasi kung... Ang dami pang ano eh, Eh, paano kapag halimbawa, ituloy ko. Tapos pagdating, imbe 7 years, na, pagdating mo ng 25 years or 28 years, dalawang taon na lang, wala ka nang maibayad, kukunin nila yung bahay. Mas malaki yung ano sa'yo. Di ba ganun yung usapan? Paano yung magiging kaya nasagot yun kanina. Kanina, pero sagutin natin ulit yung sa pension sa SSS. Lahat ng insurance sa Pilipinas o lahat-lahat dito sa Saudi, lahat yun haram. Nagkaisa ang lahat ng mga ulama, pati dito sa Saudi, na lahat yun ay haram. Insurance sa sasakyan, insurance, telehealth, insurance sa lahat-lahat, lahat yun ay haram. Maliban sa isang klaseng insurance. Yung halimbawa, tayo grupo tayo ng mga ano, grupo tayo tapos buwan-buwan magulog-gulog tayo, kung sinong magkasakit sa atin, doon kukunin yung pera, kung sinong ano, kung sinong maikasal, doon kukunin yung pera, ganoon ba? Lahat haram. Ngayon sa ating panahon, ngayon tiningnan ng mga ulama sa ating panahon na walang hindi magiging kumpleto yung buhay mo kung walang insurance. Sasakyan may insurance, lahat-lahat, magtrabaho ka SSS, ano. Pilihit, pag mag-trabag, apply ka sa isang kumpanya, meron na yun eh, pasok na yun, bawas na yun din yung sahod mo eh. Anong gagawin mo? Ngayon, ang mga ulama, siyempre, lahat, ibig sabihin, lahat ng tao nakagawa ng haram. Sabi nila, merong exemption doon. Merong exemption. Una, kapag ka-inoblige ng bansa na bawat isa, kailangan may insurance. Kailangan may PhilHealth, kailangan may SSS, inoblige. Kahit wala kang trabaho, inoblige pa rin nila. Basta may business ka noon, inoblige nila. Ngayon, no choice ka doon. Gawin mo. Pero haram yun. Pero hindi ka nagkasala kasi inobligado ng ano ng bansa nyo. Sa Pinas, wala namang ganun. Di ba? Hindi naman inobligado sa atin. Pangalawa, kapag inobligado ng kumpanya na iyong tinatrabahuan or agency, yan ba, teacher ka, inobligan ng DepEd na iba yung 30,000 yung sahod mo, so ang natanggap mo lang ay 26 lang kasi bawas na doon yung SSS, bawas na yung PhilHealth, ganun. Kahit saan ka magtrabaho, meron talagang ganun. So sabi ng mga ulama, pwede yun. Pwede yun siya, pero ikaw, hindi ka, intention mo na haram pa rin yun, pero hindi mo, alimbawa, hindi mo ginawa yun dahil gusto mo, kundi ang gumawa nun, yung tinatrabahuhan mo, so sila nagkakasala, hindi ikaw. Paano pagkada ng panahon na, syempre, may babalik yun sa'yo? Yun, tama. Ganun yun. Kung halimbawa, mag-sample tayo sa PhilHealth kasi yung mas mainam sa PhilHealth. Ang naibigay mo, sa loob ng isang taon, halimbawa, ay buwan-buwan, 200 pesos, buwan-buwan. So sa isang taon, times 12, 2,400 yung ipon mo doon. Na-hospital ka, ang nabayad ng PhilHealth, 50,000. So, pero yung balance mo, 2,500 lang. Ay, 2,400. So, yung 47,600 pesos, hindi sa'yo yun. Ang gawin mo, kasi lang, nabayad niya sa hospital. So, ang obligado sa'yo, ipagpatuloy mo yung hulog-hulog hanggang sa mabayaran mo yun, yung ibinigay ng PhilHealth. Ganon din sa SSS. Halimbawa, ang nabayad mo sa buong buhay mo, na compute mo, nasa mga, halimbawa, 1 million. So, ngayon, matanda ka na or expired ka na or ganon. So, ngayon, may natanggap ka sa SSS. Sikapin mo na kung ano yung kung magkano yung ibinigay mo sa kanila, yun din yung matatanggap mo. Wag mo, kung halimbawa na kumpleto na 1 million ang naibigay sa iyo. Ngayon meron pa pala kasi pension, kasi yung pension tuloy-tuloy yun, di ba? Tuloy-tuloy yun. Ngayon meron pa lang silang ibigay, wag mo nang tanggapin yun. So ibig sabihin nung dad, pwede ko pa rin ituloy yung paghulog ng sa SSS ko. Kung yun ay kailangan. Para sa pagtanda po, may matatanggap ako. Kapag yun ay sa kumpanya,
inano mo sa kumpanya, pero voluntary sa sarili mo, huwag, hindi pwede. Hindi pwede yun, voluntary. Hindi pwede. Kasi pagka, halimbawa, namatay ka, hindi mo napakinabangan yung pera na yun. Kahit na mapakinabangan ng mga kamag-anak mo, pero ikaw, hindi mo nakinabangan yun, yung pera na yun. So, hindi pwedeng mag-voluntary ka na sarili mo. Kasi ang insurance, haram talaga siya. Maliban dun sa ating binanggit. Sa PhilHealth din, halimbawa, napakalaki ng bayaran sa ospital, sa, halimbawa, sa isang lugar. Kung wala kang PhilHealth, mahihirapan kang magbayad kahit na magpatuli lang, napakalaki ng bayaran. Tapos, wala kang PhilHealth, mahihirapan ka. Merong ganun. Tulad sa atin sa Pilipinas, ganun. Karamihan sa ospital, malaki yung bayaran. Malaki yun. So ngayon, sabi ng mga ulama, pwede ka nang kumuha doon ng PhilHealth. Pero yung kapag yung bayarin sa ospital is sapat lang, yung hindi masyadong malaki, huwag ka kumuha ng PhilHealth. Mayroong ospital sa tabi nyo na hindi naman malaki yung bayarin, yung bill. So huwag ka nang kumuha ng PhilHealth. Pero kung sakaling sa isip mo ay malaki, pag mga anak, magbabayad ng 60,000, kumuha ka na ng PhilHealth. 60,000? Pag mga anak, asawa mo, kumuha ka na ng PhilHealth. Ganun. Basta continue. Basta condition na continue lang ang pagbayad mo hanggang sa makompleto yung naibigay ng PhilHealth sa'yo. Kasi minsan, sobra-sobrang ibigay ng PhilHealth eh. Paano yung sa, ano din, sa parang insurance? Ganun. So, car insurance, inoblige yun ng dito, sa bansa. So, no choice ka. Walang problema doon. Hindi ka, sila ang nagkasala, hindi ikaw. Sila ang nagkasala. Walang problema sa iyo yun. Barangay sa akin. Nangyari sa iyo, ganun. Kahit na yung mga sheikh namin na nagsasabi nito na haram, meron sila mga sasakyan, may mga insurance sasakyan nila. Yung mga sheikh namin sa Madina nagsasabi na haram, haram yun. Pero sila, meron sila mga sasakyan na yun. May mga insurance kasi hindi ka walang sasakyan na walang insurance maliban lang pagka ano. So, pwede yun siya sa condition, sa sitwasyon na yun, insurance. Pero sa Pinas, na halimbawa, sarili ka lang na maghulog-hulog sa SSS, hindi pwede yun, haram yun. Kung sarili ka lang. Kung gusto mo na maghulog para sa ano mo, sa bangko ka na lang maghulog. Kasi, nung nag-Muslim na ako, kinumpleto ko yung 10 years kasi naumpisaan na eh. Kinumpleto ko na lang yung 10 years na hulog, tapos nag-stop na ako. Mas may nang pinutol mo na sana yun. Pero okay lang, di mo pa alam yung rulings. Di mo pa alam. So wala kang kasalanan doon. Nag-Muslim ka na pala ngayon, bro? May sinangla yung mama ko yung lupa. Oo. Ako ang nagbayad. Halimbawa ba? Kinuha ng ibang tao, kinuha niya. Oo. Tapos ngayon, ako na ang nagbayad. Oo. Tapos ako ang nagkuhan. Bisaya na lang, God. Ako na lang yung mag-Tagalog. Ikaw ang gumamit ng lupa. Basta, hindi. Ng lupa. Sinangla doon sa nanay mo. Sa nanay ko. Hindi, yung lupa rin, hindi sa inyo. Hindi, sa nanay ko nga. Sa nanay mo yung lupa na yun. Sa ibang tao, tapos ikaw ang nag-lukat. Ako nag-lukat. Ikaw ang nag-lukat. Ang lukat sa Tagalog, sir? Nagtubos. Ikaw ang nagtubos. Ngayon, ikaw na ang, ngayon, ang transaction nalipat sa between ng nanay mo. Ako ang nag-araro. Ano yun? Pwede ba yun? Yung dapat sana, kasi siyempre, anak ka, nanay mo yun. Tapos, nanay mo siyempre, kahit buhay mo, may-ari, nanay mo. Huwag mo na silang singilin. Huwag mo silang singilin doon sa ano. Pero doon sa pera na yun. Halimbawa, yung ako ang nag-araro. Walang problema doon. Walang problema na ikaw mag-araro sa lupa. Pero yung pera, huwag mo nang silingin sa nanay mo. Huwag mo nang singilin. Pero kung halimbawa, pasaway ka na anak, sisingilin mo pa rin sa nanay mo, so hindi mo kailangan pakialaman yung lupa niya. Kasi once na pinakinabangan mo yung lupa niya, at sisingilin mo rin ng kumpletong ano yung nanay mo, yung may-ari ng lupa, riba na yun. Nakinabang ka doon sa lupa.
na kinabang ka doon sa lupa. Pwede rin na kalahati nilang ang ibigay mo na pera doon sa ano yung pang itubo sa iyo, tapos makinabang ka sa lupa na sa intensyon na yung pakinabang mo na yun yung kabayaran doon sa kalahati ng pera, walang problema yun. Yung ganun. Paano yung ano, Stad? May nagsanla sa iyo ng bahay. Oh. Okay, isanla ko tong bahay. Tapos titilhan ko. Na-discuss namin yan kanina, yung pagsangla. Ang pagsangla, hindi lahat ng item na sinangla, hindi mo pwedeng gamitin. Kasi once na ginamit mo yan, di ba yan kasi nakinabang ka dun sa pinautang mo. Unlike lang kung hindi kompleto yung ibibigay sa'yo na pera. Halimbawa, 100,000 isinangla yung bahay. Binigay mo sa akin 100,000, yung bahay ko, sa'yo. Yung sa'yo. Yung bahay na yun, garantiya lang yun kung hindi ako magbayad. Kasi kung hindi ako magbayad, ang gagawin mo sa bahay, ibenta mo siya. Ibenta mo siya at ibalik mo, kunin mo yung halagang pinautang mo sa akin at yung sobra, ibalik mo sa akin. O di kaya, ikaw na mismo ang pumili sa bahay na yun. Kunin mo lang yung 100,000, ibalik mo sa akin yung tira kasi bahay ko pa rin yun eh. Hindi ka pwedeng tumira doon. Maliban lang kapag titira ka doon na nagrerenta ka sa akin, na mabawasan yung pera na pinautang mo sa akin. Pero kung ibibigay ko ng kompleto sa iyo yung pera at nakitira at tumitira ka pa sa bahay ko, yung pagtira mo sa bahay ko, riba 'yun. Riba 'yun. Kasi nakiprosento ka na. 'Yun ang prosento doon sa pautang na ipinautang mo. Bawal 'yun kahit yung relo sinangla mo sa akin yung relo mo, hindi ko pwedeng gamitin yung relo mo. Kasi once na ginamit ko 'yan at kompleto naman yung pera ibigay, ibalik sa akin, nakinabang ako dun sa pautang ko. Sabi ng mga ulama, kulung kardin jara manfaatan fawa riba. Lahat ng utang na nagdulot ng pakinabang doon sa nagpautang, riba yun. Kahit na masahi lang. Yung? Hindi pa rin pwede yun sa kondisyon. Kasi parang, kasi yung may-ari, hindi niya sinabi sa'yo yun. Na ay yung may-ari hindi niya sinabi sa iyo na okay lang na gamitin mo maliban lamang na para pautangin kanya ay para pautangin mo siya. Para pautangin mo siya. Halimbawa na mimitas siya ng mangga. Nahirapan siyang mamitas ng mangga. Siya ay may pera. Ngayon, si brother mamitas ng mangga. Ngayon, alam ng brother na mangungutang ka sa kanya. Ngayon tumutulong-tulong siya sa iyo. Bakit siya tumutulong? Eh, kung normal na buhay, hindi yung tutulong sa'yo. Pero nandahil sa na, nalaman mo na mangungutang siya, at siya din na may pera ka, so tumutulong-tulong siya sa'yo. Huwag mo siyang patulungin. Bro, kung gusto mo mangutang, bro, upo ka na lang dyan. Ako na lang bahala. Oh. Kasi kahit, kung sa, maliban lang kapag sa normal na pangyayari na tumutulong talaga siya sa'yo sa pamimitas, kahit walang utang, walang problema yun na tumulong din siya sa'yo. Kasi kahit naman sa walang involved na pera, tumutulong din siya. Pero nung hindi talaga siya tumutulong, pero tumulong lang siya dahil meron siya kailangan sa yung pera, gusto siya mangutang, huwag mo siyang patulungin. Kasi once na pinatulog mo siya, nakinabang ka doon. Riba yun? Nakinabang ka. Maliwanag pa sa tubig na kanal. Copy. Parang suhol. Kanina, itong binanggit kanina ni Brother Muhammad tungkol sa pagsangla, ano yung hinalimbawa niya? Ginto, di ba? Ang ginto ay hindi pwedeng isangla. Ha? Ay, sangla. Yung ipautang, mali pala yung pagsambi ko. Hindi pwedeng ipautang ang ginto. Sangla, walang problema. Sangla, utang pala. Utang doon. Yung kanina yung nasabi mong ginto. Walang problema, sangla. Okay lang yon. Utang yung ano. Sangla, yung may tubo talaga haram yan. May tubo, haram yung may tubo. Oh, yung kanina yung ginto, walang problema, halal yun siya, pero yung utangin yung ginto,
Haram yun. Ah, yung parang ano? Dapat gito sa gito, no? Di, cash. Hand to hand. Kapag ginto. Pera. Pera yung pambili mo ng ginto. Hand to hand. Maliban lang kapag item ang pambili mo ng ginto. Cellphone. iPhone yung cellphone ko. Tapos, ginto mo, kwentas. Tapos, bibilhan ko yung kwentas na yun na ginto. iPhone ang pambayad ko sa'yo. Cellphone, iPhone. Walang problema yon, pwede yon. Na utangin. Utangin. Bukas ko na lang ibigay sa'yo yung iPhone. Walang problema yon. Pero, pera, walang problema siya. The same amount or na basta yung ibinigay sa'yo na item, cellphone, hindi pera. Pero pag pera, hindi pwedeng ipautang yung ginto. Ginto at saka silver. Ginto at silver. Hindi mo na gets? Mababaw na example. Ginto. May ginto ka na binibenta. Ngayon, bilhin ko yan. Pero bukas ko na bayaran. Hindi pwede yun. Pag ginto ang pag-uusapan o silver. Kaliwaan. Kaliwaan yung ano, yung transaction. Kaliwaan. Pag pera yung inano mo. Pero maliban na lamang yung pinagkakautangan mo, yung hiniraman mo ay pumayag, walang problema bukas. Hindi, kahit na pumayag kayong dalawa. Kahit, walang tubo. Ang ginto ay hindi pwedeng utang. Inshallah, matalakay natin yan sa, kung mag-discuss tayo sa center ng sa maktab ng tungkol sa riba. Ang riba kasi napakalawak ng riba. Hindi lang sa utang. Merong mga kahit yung isang tindahan, kahit isang shop talaga ng gintuan. Hindi pwedeng pautang. Cash. Hindi talaga pautang yung ginto. Kahit sabihin natin, mamayang kahit nag-itifak kayo dalawa. Kahit nag-itifak kayo, nagkasundo kayo. Naunawaan kita kahit bukas na wala problema. Ganun, kahit na. Kahit na. Di bukas kan, bukas mo na rin kunin yung bukas na lang kunin. Bakit anong niya stand? Bakit to hindi pwede? Ito lang ang nakita. Ha? Anong dahilan kung bakit hindi pwede? Binanggit ito sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na merong mga pera mismo minensyon niya isa-isa lima. Limang klase ng property. Limang klase ng property na hindi pwedeng utangin. Kung sila lang ano, yung ginto, silver, yung dates, yung asin. Yung asin binanggit doon, asin. At saka yung bur, yung bur sa ano, English, barley, parang ganun, barley. Whole wheat. Yun, ganun. Oh. Yun, hindi yung lima na yun, hindi yun pwedeng pautang. Yung lima na yun. Hindi minensyon doon sa hadith eh kung bakit minensyon yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi ano yun hindi siya pwedeng ipautang kung ang ibabayad ay ganun din sa lima nandun din sa lima pero pag wala doon sa lima ibabayad pwede mo siyang ipautang kung wala doon sa lima dates, may dates ka na isang kilo, sira, may dates ako na 5 grams lang, maganda, ngayon bibilhin mo yung dates ko na maganda, ng dates mo na sira isang kilo, hindi yun pwede, kasi pareho sila ng quality, once na pareho ang quality, dapat pareho din yung hindi, pag pareho ang quantity, pareho ang quality. Yung quality, di ba, yun yung bilang? Quality, bilang. Quantity, yun yung kantidad. Ay, yung ano, yung halaga. Ang quality, yun yung kalidad. Kapag pareho ang quality, pareho din ang quantity. Hindi pwedeng masayo, 2 kilo sa isang kilo, hindi pwede. Pero pag magkaiba, magkaiba yung quality, pwedeng magkaiba din ang quantity sa kondisyon na hand-to-hand. Halimbawa, gold to gold, may gold ka na 5 grams at na pero ano siya, 20 carats, 5 grams.
May gold ako na 24 carats na 1 gram lang. Ngayon, bibilhin mo yung gold ko na 1 carat na 1 grams na 24 carats gamit ang pangbayad mo yung 5 grams mo na 20 carats lang. Hindi pwede yun. Kasi pareho sila ng quality, dapat pareho din ng quantity. Dapat 5 grams, 5 grams. 20 carats, 5 grams, 20 carats din na 5 grams. Parang palitan lang ganun. Sing-sing sa'yo na 5 grams na 24 carats, sa akin naman hikaw na ano na 24 carats, 5 grams, magpalitan tayo, walang problema, basta hand to hand. Ngayon, nagkaiba yung asnaf, nagkaiba yung quality. Silver sa akin at gold sa'yo. Ngayon, pwedeng mas marami sa akin. 5 grams sa'yo na gold na 24 carats, sa akin naman 20 grams na silver. 20 grams na silver. Pwede yun. Sa kondisyon na hand to hand. Ang pera, kantidad niya, ang equivalent ng pera sa ating panahon ay equivalent ng silver. At equivalent na equivalent siya ng silver ang pera natin ngayon. So kung ang pangbayad ko sa gold mo ay pera, silver yun eh. Kahit na madaming pera yan, 5 grams lang ng gold mo, bibilhin mo siya ng 900 reals. Walang problema yun sa kondisyon na hantuhan. Hindi pwedeng ipautang. Sinabi yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hantuhan kapag ka, kahit kung magkapareho sila ng quality, dapat pareho din ng quantity at hantuhan din. Hindi pwedeng pautang. Kung magkaiba yung quality, walang problema kahit magkaiba yung quantity. Basta kondisyon na hantuhan. Pero kung wala dito sa lima, wala dito sa lima, ay pwedeng kahit hindi hantuhan. Halimbawa, gold sa'yo. Sa akin naman, iPhone, cellphone. Yung iPhone, hindi kabilang doon sa limang nabanggit. So, pwede kong bayaran nyo. Kunin ko sa'yo yung gold ngayon, bayaran ko na lang bukas, iPhone ang pambayad ko. Pwede yun. O lang pangbayad ko bukas, prutas. Pwede yun. Nakuha mo? Hindi pala naiintindihan. Ganun kalawak yung riba. Napakalawak ng riba. Ang alam kasi sa riba kasi utang lang. Ganun. Halimbawa, pag nabili niya yung gold ng 500 real. Yung gold. Gold, oh. Tapos, ibibenta niya sa halagang 700 or 800. Anong ginagawa? Yung tanong, si Brother Binbaz nakabili ng gold sa halagang 500 real. Ngayon, ibibenta niya sa halagang 700 real. Anong hukom nun? Halal. Halal. Business yun eh. Halal. Halal yun. Kasi kung haram yun, wala nang magninegosyo ng gold. Halal yun. Walang problema doon. Pero ngayon may tanong. Binili mo siya ng 500 real. Ngayon, may nagtanong, pwede ba na presyuan ko sa abot ng aking, kung ano ang gusto ko, presyuan ko ng 2,000? Presyuan ko ng 3,000? 5,000? Anong sagot doon? Limbo, hindi alam ni Badal Irfan na ito ay 500 lang. Bro, pag binili mo ito sa palengke, mahal to. Kaya, dahil kaibigan tayo, binta ko sa'yo ng 1,000 na lang. Haram yun. 500 lang yung bili niya. Tapos, pero ang dapat sana ang pagbinta ko nito, 1,500. Pero dahil magkaibigan tayo, 1,000 na lang. Haram. Ano hukom nun? Haram yun. Haram. Bakit? Haram. Dahil sa hindi mo sinabi yung totoong presyo. Tinaasan mo. Sinabi mo na yung presyo na yun, mas mataas sa... Business yun eh. Hindi mo pwedeng sabihin yung presyo eh. Halal yun. Business yun eh. Binili mo naman sa'yo naman. Sabi ng mga ulama, walang problema dun na pataasan mo yung pagbenta mo sa kanya sa isang kondisyon na hindi na susobra pa. Hindi na susobra pa sa kung ano yung halaga niya talaga sa isang komunidad. Halimbawa, itong cellphone na iPhone, halimbawa, yung halaga niya talaga, kahit saan ka pumunta, punta ka ng Jarir, punta ka ng Extra, 1-2, iPhone 6, 1-2. Ikaw, galing ka ng Pinas, nangarap ka ng iPhone, so ang sahod mo dito sa Saudi is
10,000 riyal. So, unang tanggap mo pa lang, siyempre, hindi ka pa nakagala-gala, hindi mo pa alam kung magkano yung price. So, sinamantala ko yung kahinaan mo. Bro, kasahod mo pa lang, 10,000 sahod mo eh. Meron akong iPhone dito, ibinta ko sa'yo ng 3K. iPhone 6, 3K. Haram yun. Kasi ang bintahan sa, ano, sa isang lugar, 1-2 lang. 1-2 lang. Hindi mo pwedeng, ano yun, sobrahan yun. Kasi once na pumunta siya ng jaril, na 1-2 lang pala to. Anong gagawin niya? Pupuntahan ka niya. Mag-create ng away. Yun ang iniwasan ng Islam. Yun ang iniwasan ng Islam. Kaya ang Islam, meron siyang hinaharam sa mga business o mga transaction dahil dun sa resulta na mag-create ng iba, kapatayin pa niya. Baka imbis magkaibigan sila, hindi na sila magkaibigan na kasi niloko mo siya. Ano? Pwede mong sabihin sa kanya, bro, binili ko ito sa Jarir, 1-2. Para hindi ka na mahirap pumunta pa ng Jarir, dito ka nilang bilis sa akin, 1-3. Pwede yun. Pwede yun. Na sinabi mo yung price. Pwede, 1-3 na. Para hindi ka na pumunta doon, mahirapan ka pa eh. Malit ka pa sa trabaho mo. Total, 10K naman yung sahod mo. Kasahod mo pa lang. So, bigay siya. Walang problema yun. Sinabi mo yung price. O, yung mga hulugan, yung ba, binili niya yung oh, tinubuan. Walang problema doon. Agreement yun eh. Installment yun eh. Pwede yun. Installment, pwede yun. Halimbawa, kung bibilin mo yung iPhone ng cash sa akin, 1-2. Oh, 1-2. Pero kung hulug-hulugan mo sa loob ng isang taon, aabot ng 1-5. Walang problema yan. Walang problema. Kasi agreement. Ganun din. Pag bumili ako ng bigas, isang sack, 1,000. Hulugan mo. Hulugan mo ng 1-5. Walang problema yun. Walang problema yun. Walang problema. Maliban doon sa mga binanggit kanina na limang uri ng bagay na hindi pwedeng iutang. Kasi yung hulugan, utang yun eh. Gold. Binili mo yung asawa mo ng kwintas na gold. Hulugan. Hindi pwede yun. Haram yun. Dapat cash. Kapag gold, silver, dapat i-cash mo yun. Yung dates, dapat i-cash yun. Asin. Mga James na mga ano uri na mga bato. Mga James noon, walang problema siya kahit hindi naman siya kabilang doon sa nabanggit eh. Yung James na ano uri na mga bato. Kahit may gold pa, may gold ha? Siya. May gold siya pero hindi naman kumpletong gold talaga. May batong, ano lang ba may halo na gold. May halo. Hindi pa rin pwede 'yon. Basta may gold. Oh. Kasi kung utangin mo 'yon, na pati yung gold na damay mo sa pag-utang mo. Kasi yung may gold. Halimbawa, yung earrings, no? Tapos yung bato, diamond. Diamond yung bato. Gold yung ano. Ganun pa rin 'yon. 'Yun na lang diamond ang kunin mo, utangin mo. Mamaya mo na kunin yung ano, yung nilagay yung earrings kung maka ano ka nang ipera ka na. Kaso lang, hindi mo magagamit yung bato kasi paano mo idikit yung bato. Lagyan mo ng glow, scotch tape. Saan ka nakahanap ng bato na ginto? Kukayin natin. Saan na? Sa yung mga gold. Malakas na binibintang gold. Kumbaga sa sing-sing. Meron talaga ka ng bato. Ano sir? Okay na sir? Ha? Last na yun. Wala lang nang pasok bukas, di ba? Friday pa lang. Tulog lang tayo bukas. Mangilot ako. Hilotin mo ako, bibigyan kita ng pera. Bayad yun sa hilot, walang problema doon. Service yun eh. Service fee yun. Lahat ng service fee, walang problema. Wag lang yung may ano, extra service. May hilot, tapos may extra service bro. Meron ako extra service bro. Magkano? Extra service. Yun lang, haram. Pagkatapos sa hilot, yun bro, meron pa ako extra service. Offer ko sa'yo. Yun lang yung haram. Okay, pwede yun. May gawa ano, hayaan mo silang gumawa basta ikaw hindi ka gagawa. Okay na. Pag... Masha Allah. Allahu Akbar, Masha Allah.
Dal. Sarap naman ang pagkain na yan. Worth talaga dito. Best doon sa best shelf ka. Ito na lang. Kasi sa amin lahat. Worth talaga dito ang pagkatabi ang stud. Sige na, lapit na. Malapit na. Subhanallah, bihandi ka siya po. Bismillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Okay na. Bismillah na. Bukas na lang.